Pinahirapan pa ng Clippers yung Suns. Struggling pa si James Harden ng first half na mayroon lamang 4 points at 2 out of 11 sa field. Itlog pa sa 3-point area. Pero 14 points naman ang ginawa niya nung third quarter kung saan lumamang ang Clippers papasok ng fourth. May total na 25 points sa second half si James Harden. Muntikang pang ma-upset ng Clippers yung Suns kung hindi nag-mintes yung tira ni Harden nung last play nila sa fourth. Pero nauna kasing play doon yung clutch shot ni Kevin Durant. Dalawa pa ang bumantay noon kay Kevin Durant. Hindi rin tumawag si Coach Tyronn Lue ng timeout nung last play ng fourth dahil sabi nga niya hinahanap niya yung rhythm ni Harden nung second half. Baka mawala pa. Sa overtime naman, maitatabla sana ni Harden yung score sa 114. Nagmintis nga lang yung ikalawang free throws. Nangalay na ata yung kamay kakatira. Sabi nga ng mga fans ay dalawang beses nag-choke si James Harden unang game pa lang sa season dahil dalawang clutch shot yung hindi niya na ipasok. Pero mas malala pa rin yung defense ni Harden sa game dahil nga pinababayaan na lang niyang umiscore yung kalaban. Balik vintage Harden ngayon para sa Clippers. Meron si James Harden na 29 points, 12 rebounds at 8 assists. So hindi lang naman yung dalawang mintes na tira ni Harden on late game ang nag-cost talaga sa kanila ng game. Nagkaroon din kasi ng 8 turnover si James Harden sa game. Ang susunod sa kanya sa scoring si Zubac na meron 21 points at 9 rebounds. Palaban pa rin yung Clippers ngayon. Meron pang Norman Powell na may 17 points. Mukhang kakayanin ng Clippers sa mga susunod pang game. Mukhang effective din yung the wall sa arena ng Clippers dahil nga dalawang beses nagmintes sa free throw si Kevin Durant. Bibihira yun para sa kanya. Sa Suns naman si Kevin Durant meron 25 points, 7 rebounds at nag-ala MPJ, 0 assists. Meron ding 7 turnovers si Kevin Durant. Padamihan ata silang dalawa ni Harden ng tapon. Buti andun si Tyus Jones na merong 11 points at 8 assists. Wala siyang turnover, wala siyang foul. 3 guard rotation pa rin ang ginagamit ng Suns kasama si Bill na merong 24 points at si Booker na merong 15 and 6. Tig-apat silang 3-point shot ni Bill kasama rin doon ang 4 na turnover ni Booker. Pinagbakasyon naman ng Golden State na mahigit isang buwan ng Portland, 139-104. Nasa 35 points ang lamang nila at franchise record yun. Si Wiggins nasa 20 points at 4 out of 7 mula sa 3-point area. Mukhang siya talaga ang papalit na kapartner ng Steph, huwag lang tupakin. Naging shooting guard si Wiggins sa starting unit kasama si Draymond na number 4, si Kuminga na number 3 at si Trace Jackson Davis ang kanilang sentro. Si Buddy Hield naman naka 22 points off the bench, merong 5 out of 7 sa 3-point area. Si Brandon Podziemski nakapagtala din ng franchise record na may pinakamataas na plus-minus rating ng hindi umi-score, 0 out of 5 sa field at itlog din sa 3-point area. Mukhang nagsisimula na magtayo din ng bahay mula sa bricks ito si Podziemski. Pero nasa plus 34 ang rating niya. May kasama pa kasi yung 7 rebounds, 4 assists at 1 steal. So habang pinanonood ko kasi yung game na to kanina, kaya mataas yung rating ni Podziemski kahit hindi siya nakascore ay dahil magaling siyang kumuha ng charge. Kapag nasa ilalim siya at dumadaan yung mga player, may option kasi ang kalaban noon na idiretso, pero kapag nandun si Podziemski sa ilalim, magdadalawang isip at either ipasa niya or makakuha ng offensive foul. Kaya nagre-resulta yon sa defense. Si Lindy Waters naman ang bilis kumuha ng score or points. Kung ganito lagi, unintentional na magiging contender yung Golden State. 5 minutes, 8 points at 2 3-point shot para kay Lindy Waters. Sa advanced stats, magkakaroon si Waters ng 32 points kung naglaro siya ng 20 minutes. Dahil 1.6 points per minute yung ginawa ni Waters. Nagkataon pa yung hype video ng Blazers ay narration pa ni Bruce Lee. Yung famous quote niya, "Be water my friend." Ayun, nilunod ng bagong Splash Bro. Si Steph naman merong 17 points, 9 rebounds, 10 assists, 2 steals at 3 out of 7 sa 3-point area. Yung mga fans kinall out si Steve Kerr na bakit pinull out agad si Steph sa game may 17 minutes pang natitira. Sayang hindi nakuha ni Steph yung unang triple-double sa season. Tama din naman yung ginawa ni Steve Kerr na nilabas na si Steph dahil malaki na ang lamang ng Golden State. Nasa 25 points na ata nun. Kung na-injured pa nun si Steph, sisisihin din si Steve Kerr bakit hindi inilabas. Sa unwritten rule din, kapag lamang na ng malaki, ilalabas na talaga yung mga star player. Saka ginamit din ni Steve Kerr yung ibang player niya sa rotation pagkalabas ng starting unit nila.